Vlog natin mga kabangers ay camp tour ng aming accommodation dito sa Saudi Arabia kapag gabi. So tara, punta na natin. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness, I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon, rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game, signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. Hello there mga kabangers, what's up? Good morning po sa inyong lahat. So, kakagising lang po natin ngayon mga kabangers kasi diyo po natin ngayon. And madaling araw po ngayon dito sa Saudi Arabia mga kabangers, especially in Riyadh. So, for this vlog mga kabangers, or for today's video, ay itutur ko kayo dito sa aming camp, sa bago naming camp dito po sa Saudi Arabia as a waiter po sa bago ko pong company. So, ipapakita ko po sa inyo kung ano nga ba yung typical na mga itsura ng mga villa or accommodation dito po sa Saudi Arabia. Nagtataka kayo mga kabangers no, kung bakit tayo nagja-jacket ngayon. So, since madaling araw pa ngayon dito ay sobrang lamig mga kabangers kasi nga sa hindi pa po nakakaalam, nag-start na po ngayon or kahapon I think yung winter season po dito sa Saudi Arabia, which is yung winter season kasi kapag tag-init po dito, sobrang init po talaga, at kapag tag-lamig naman, sobrang lamig din po talaga. So, wala tayong magawa ngayon kasi nga kakapahinga lang natin, kagising lang natin, so nagkape na tayo. So itutour ko na lang kayo dito sa aming camp. So dito pala sa Saudi Arabia mga kabangers, kapag kayo po ay isang OFW ay meron po mga iba't ibang klase ng type of accommodation. So meron yung villa type, yung nasa mga building kayo, nasa syudad kayo. Whereas kami po, andito po kami sa medyo malayo po sa syudad, at napakarami po ng staff ng company namin. That's why nilagay po kami sa villa camp type or yung parang subdivision. So ito pala yung view ng aming accommodation dito sa Saudi Arabia. Ayan. Sa aming accommodation mga kabangers ay meron po kami dito mga maintenance. So meron po nangalaga dito sa aming camp. So marami po sila mga staff or mga cleaners. At ito po yung mga basura namin mga kabangers. Ayan. At saka itutur ko din kayo mga kabangers sa CR namin. So napakadami din naming banyo mga kabangers kasi dito po sa camp na ito ay almost 500 to 800 staff na nandito. So sa mga nakita pa na aking vlog, meron po kami mga kasamang waitress. So iba din po yung camp nila, andyan lang po sa unahan, at bawal po kaming pumunta doon kasi po alam nyo na yung mga issue natin sa mga ganong bagay, diba? So bawal po kami pumunta doon, at kapag nahuli ka na lumapit doon or pumunta doon ay i-report ka sa HR kasi meron din po maraming CCTV dito mga kabangers. So sa aming camp ay ito po yung mga kwarto, at saka kapag ganito ay ito po yung mga CR namin. So sobrang haba po ng mga CR namin. So bawat kwarto meron pong mga CR. So pasukin lang natin kung ano nga ba meron dito sa loob. So ayan, so sa nakikita nyo po, ito po yung mga washing area kapag nag-prepare po sila, naghugas sila ng mga paa, or pwede kayo dito maghilamos. Kasi nga dito po sa aming accommodation ay bawal pong magluto dito. So ang ginagawa po namin ay kumakain po kami sa aming canteen kasi meron po kaming own canteen, which is pinoprovide po ng aming company ang aming breakfast, lunch, tsaka dinner. Ito po yung CR namin dito sa aming camp, at ito po yung hugasan. Kung meron kayong hugasan ng mga simpleng bagay lang, mga baso, kasi bawal nga po dito kumain, so bawal po maghugas ng mga plato, mga kahit anumang mga utensils na ginagamit sa kainan kasi nga minimaintain talaga yung cleanliness. So sobrang lakas ng tubig dito mga kabangers. So ayan, so meron din kami dito salamin, ayan, at saka yung lababo namin kung saan kami pwede mag-toothbrush. At saka ito, sa isang room mga kabangers ay meron pong apat na CR. Ayan, apat na CR yan mga kabangers. So kung gaano karami yung rooms na to, ganun din karami yung CR. So almost mga 200 siguro na mga CRs meron kami. At take note mga kabangers, meron kami ditong shower. Ayan, kapag naliligo kami mga kabangers, ay isa-isa talaga kami ng banyo. So pwede mo lagyan ang pangalan yung mga banyo nyo. So pero huwag na lang kasi for communal naman siya. So ayan, meron kami yung shower dito mga kabangers. Hot and cold yan. So pwede ka dito magbabad, mag-shower para mawala yung stress mo. At
Iba yung CR namin dito mga kabangers or yung bow namin kasi ganito siya. So, sa mga naka-experience po ng kabataan na yung bow nila or yung anuhan nila ng mga dumi ay nakabaon sa lupa, isa na po ako doon. So, nasanay po ako noon na ganito po yung ano namin. So, and mga kabangers, so, yan. Buti nga dito naka-flash-flash siya. Sa amin dati, mag-ano pa kami ng tubig para ilagay doon sa bow. So, pasintabi po sa mga kumakain. Parin po pala ang mga Pilipino at mga ibang lahi dito sa aming camp. So, this side po mga kabangers at saka dito at saka doon ay mga Pilipino po lahat. Tsaka ang bandang doon naman po at saka dito po na mga lane ay dyan po yung mga Bangladesh, mga Pakistan, mga Indian. So dun po yung mga lungga nila. So separate po kami diba? Para po magkaisa po ang bayan natin. Ay. So yun po ay papasukin naman natin ang aming laundry area. So dito po kami naglalaba. So mostly po may marami po naglalaba dito pero hindi lang po ito ang laundry area namin. Meron din pong laundry section or area doon sa kabilang mga camp. So ito po yung sa bandang kwarto namin. So ito po yung mga washing machine namin mga kabangers. Ayan. Meron kami dito 4 working washing machines at yung mga automated or automatic washing machine ay sira pa po ngayon. So ayan, marami po dito natanggambak na mga sirang washing machine. So dito po kami naglalaba. So bawal po pala maglaba dito ng mga kumot or yung mga bibigat kasi meron po kaming laundry section talaga which is makukuha nyo po ang inyong mga labahan after 3 days. So pwede po kayo magpalaba doon ng mga uniforms, mga garments kasi po libre po yun at kaso lang yung ano lang niya indication is after 3 days mo po siyang makukuha. Dito din mga kabangers, bawal kanik mag ano-ano dito mag gumawa ng mga kabalastogan kasi meron pong CCTV dyan. So kahit saan banda po dito ng aming camp ay meron pong CCTV. So meron din pong nagbabantay sa aming guard. So meron pa kaming guard house. At bawal pong pumasok dito ang mga outsiders, ang mga hindi staff. So bago ka po makapasok sa aming villa or sa aming camp ay papakita niyo po ang inyong ID na nagpapatunay na kayo po ay nagtatrabaho sa kumpanyang to. Labas ng aming laundry area ay meron po dito ang mga sampaya namin. Ayan yung mga sampaya namin. So, kami po, after po namin maglaba, nagdo-dryer lang po kami. Tsaka, sinasampay namin doon, malapit, or sa labas po ng aming mga rooms. Kasi po, medyo distansya na po kapag pupunta pa kami dito ulit para kunin yung mga sinampay namin. So, din po pala mga kabangar sa villa namin ay meron po kami ditong wifi or internet. So, magbabayad ka lang po ng 35 reals per month. At saka, equivalent po yun ng 400 to 500 pesos sa Pilipinas. So, malakas naman po yung signal dito ng wifi. Pero ako po, ang gamit ko po ay data kasi po kapag sumasakay kami ng mga bus namin or pumunta kami sa ibang lugar or gumagala, ay meron po kaming internet. So, nag-data lang po. Meron din po pala kami ditong barber section mga kabangers. Ito po kami nagpapagupit for only 15 reals. At saka sarado po siya ngayon kasi nga po it's 2 o'clock po ng madaling araw. So dito po ay nagpapagupit po kami ng sa mga Pilipino din. So minsan kapag di po available yung mga barber na Pilipino namin na dito po kami sa Indian barber nagpapagupit. Meron din po pala kami ditong supermarket mga kabangers or yung tinatawag nating bakala or sari-sari store sa Pilipinas which is dito po kami bumili ng aming mga groceries kasi po meron po kaming biyahe papuntang sentro sa aming bus at meron po kaming schedule kung kailan kami mag-grocery or sasabay kami sa bus papunta ng sentro. So dito din sa aming camp mga kabangers ay meron din kami ditong gym room. So dito po kami nag-gym. Ay sila lang pala. So ito po yung gym area ng mga kabangers. Ito po kami nagpapapawis kapag gusto pa namin pawisan, gusto nyo palaki ng katawan, magpapayat, which is hindi ko naman siya nagagawa mga kabangers kasi nga pagod na sa duty. So minsan ako dito nag-workout kapag sobrang stress lang at gusto ko lang magpapawis. So ito yung gym area namin. So anytime ka pong pwedeng pumunta dito as long as buhay ka pa. Pala yung food hall namin or yung canteen namin mga kabangers. Dito po kami nagbe-breakfast, lunch, at dinner which is provided po ng company namin. At saka nagbubukas po siya ng 5:30 AM hanggang 8 o'clock po ng morning. At saka po sa tanghali at saka sa gabi din po. So ito po yung food hall namin. Mga kabangers, meron din po kami dito mga waiting shed. So pwede ka pong tumambay dito, mag-uni-muni or kung maghintay ka ng bus mo papuntang duty. So ito po yun.
kakabangers, yung sinasabi kong pwede po kayong mag-jogging, pwede po kayong maglaro ng badminton, volleyball. So ito po yung tinatawag na uncovered court kasi para lang po siyang plaza. So ayan po, pwede po kayong mag-soccer dyan, mag-football. So dito po kami minsan nag-jogging or naglaro ng mga kahit ano-anong mga activities na ginagawa namin. Ito din yung sinasabi ko sa inyo mga kabangers na laundry section na pwede po kayong magpalaban ng mga kumot or any garments. Especially yung mga uniforms ninyo na makuha nyo after 3 days for free. So, mas pinipili po namin na maglaban na lang doon sa washing para po magamit na namin agad, especially yung mga uniforms namin. Ganda lang po dito sa camp namin mga kabangers ay meron po kami ditong clinic. So, ibibigay nyo lang po yung inyong mga national ID or yung tinatawag natin ikama para po mabigyan kayo ng mga first aid or gamot for free. Nasagot na po ng aming kumpanya. So meron po kami ditong sariling clinic. Wala yung bus mga kabangers na usually sinasakyan namin papuntang lounge. At ito din yung bus mga kabangers na sinasakyan namin kapag nag-grocery kami. Ayan, ang dami pong bus mga kabangers. At dyan po yung clinic namin mga kabangers. At yung mga bagong bus na namin dumating mga kabangers, it's around 10 to 12 bus na dumating po para po sa aming transportation. That's all for today's videos mga kabangers. Thank you so much for watching. At kung meron kayong mga katanungan, just comment down below about OFW updates or being a waiter. And don't also forget to subscribe, like, and share my YouTube channel to become more updated to my new and latest video. This is Rog from Rog TV, yours in the right kabangers. See you in my next vlog.